Javier de Leon, shout out din po sa iyo. Ha? Ito yung si ano, si Verador. Shout out kay Javier de Leon, dating Verador. Javier de Leon, Verador, kung siya itawagin, maangas at matapang, may paninindigan, handa nang ipag- Araw sa ating lahat, narito na naman tayo sa ating YouTube channel at gagawa tayo ng panibagong reaction video. At ang pag-uusapan natin dito ay walang iba kung hindi si Mark. Yan po ang ating pag-uusapan. Update kay Mark po ang ating pag-uusapan. Pero bago yan, shoutout muna kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab and Ate Edna. At sana po mga kababayan, mga kapatid, suportahan po natin yung ginagawang pagtulong ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna and Kalinga Prab. At ganoon na rin po dito sa ating mga small charity vlogger na walang iba kung hindi si na G. Sabiculana in the Ilongga Channel and May Kawabe, at nandyan din po si B. Considerate, at nandyan din po ang ating kapatid na walang iba kung hindi si Mystica Yons. Maraming maraming salamat po. At nandyan din po ang aking kaibigan na walang iba kung hindi si Ram sa Tagak. At ang unang-una, mga kapatid, mga kababayan, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga taong tumutulong sa aking kaibigan na walang iba kung hindi si Ram sa Tagak. Ako po ay sumasaludo sa inyo na talagang taos-puso ang ginagawa ninyong pagtulong. Andyan po si Inday Ilongga Channel na buwan buwan ay nagbibigay ng ayuda dito kay Rams at Tagak. Maraming maraming salamat, Inday Ilongga Channel. Kahit hindi ka pa monetized channel at wala pang kinikita ang iyong channel, eh tuloy-tuloy ang ginagawa mong pagtulong kay Rams at Tagak. At maraming maraming salamat. Hindi man ito maibalik ni Rams at Tagak, ay maibalik ng Panginoon sa iyo. Unti-unting ibabalik sa iyo ang magagandang ginawa mo sa kapwa mo tao. At ganoon din po dito kay Tay Mami Jo, maraming maraming salamat din po Mami Jo, ano, sa buwan-buwan mong pagbibigay ng ayuda kay Rams at Tagak. Kasi alam ko na monetized channel ka na, pero hindi ka naman kumikita ng ganun kalaki sa iyong YouTube channel. At more than 3 months ka bago sumahod sa YT, pero nagagawa mo pa rin na tumulong sa ating kapwa Pilipino. At maraming maraming salamat kay Ma'am Mystica Yons, ano, sa kanyang mga ginagawang pawaypay. At nagpapasalamat po ng lubos itong anak ni Rams at Tagak, ano, nagpapasalamat po siya. Sabi nga ng Rams at Tagak, eh maraming maraming salamat Ma'am Mystica Yons sa lahat-lahat ng mga tulong na ginawa mo, lalo na sa pagpapawaypay. Kasi hindi lang po si Rams at Tagak ang natulungan mo Ma'am Mystica, kung hindi po pati yung kanyang anak at para sa kanyang pag-aaral. Yan po ang totoo. Kaya napakasaya po mga kapatid, mga kababayan, kasi nga po ang kaibigan po ay natutulungan ng mga kapwa natin small YouTuber na handang tumulong sa ating mga kapwa Pilipino. At ayan, magpapasalamat na rin ako kay Ma'am Maria Lewis, kasi po si Ma'am Maria Lewis po ay may gagawing paraan para maoperahan po itong si Rams at Tagak. Totally, nung mga nakaraang araw, mga kapatid, mga kababayan, na nag-live streaming tayo, hindi nga lang kayanin ng grupo ng Team Good Vibes na makuha yung ganun kalaki na pagpapaopera dito kay Rams at Tagak. At hindi namin kinaya, kasi alam naman ninyo na mga small YouTuber lang tayo. Kaya maraming maraming salamat talaga Ma'am Maria Lewis, ano, at handa mong tulungan ang aking kaibigan. So pumunta na tayo mga kapatid, mga kababayan, sa ating topic about sa update kay Mark. Alam nyo mga kapatid, mga kababayan, na doon sa lumabas na info kasi na nakakuha natin about dito kay Mark, eh alam natin na si Rowell ay umuwi ng kanilang bahay at walang mag-aalaga ng aso kay Kalinga Prab. Ito pong si Mark ay handa nang umuwi bukas para siya na po ang mag-alaga ng aso ni Kalinga Prab. Yan po ang sabi ng bata, at yan po ang impormasyon na nakalap natin about dito kay Mark. At about naman po sa buhok ni Mark, na inyong mga tinatanong kung bakit pulang-pula ang buhok ni Mark, ayan po ang pinoproblema ng bata kung paano niya maitago sa madlang people yung buhok. Kasi alam natin na ibinabas ng mga ilan nating mga kababayan yung buhok ni Mark. Kaya nga po sabi ni Mark, paano daw po yung kanyang buhok maitago sa madlang people, eh kitang kita na ganoon nga pula ang buhok. Ang maipayo ko lang about dito sa mga kaibigan natin at sa ating mga viewers, about dun po sa buhok ni Mark, ay hindi naman po masyadong masakit sa mata. Ibig sabihin ko, eh unawain natin yung pagiging isang bata. Kasi ang isang bata kasi mga kapatid, mga kababayan, eh kung ano yung nakikita doon sa kanyang paligid o yung mga nasasabi ng kanyang mga barkada, na kulayan natin yan o ganito, parang nadadala ng kaunting ng mga kabataan. Alam natin ang mga kabataan eh medyo mapuso, kaya kinakailangan ni Mark ng kaunting paalala, proper guidance para sa akin doon sa mga
kilos, doon sa kanyang mga style ng buhok, guidance po ang kinakailangan ni Mark. At doon sa ating mga viewers, alam ko po na napakababait naman ninyo at alam ko naman po na alam ninyo kung paano magpayo sa mga bata. Sana po mga kapatid, mga kababayan, lalo na at pagkarating daw ni Mark doon, ang gagawin niya habang naglilinis ng aso, magla-live siya. Magla-live siya, sana po mapayuhan po natin si Mark, ano, para hindi mapalayo ang loob ni Mark dito sa Kalingap. Ibig sabihin ko, huwag naman sana, para sa ganun, maibsan-ibsan nyo kung hinanakit ni Mark o yung counting tampo sa ating paligid, ano. Aasa po ako mga kapatid, mga kababayan, kasi marami po akong nababasa kasi mga kapatid, mga kababayan, na ating mga legit viewers na magagaling silang magpayo about sa mga guidance sa mga bata. At ako po ay umaasa na bukas, kung halimbawa makarating na si Mark dito sa bahay ni Kalinga Prab at mag-live nga siya, at siya na yung maglilinis ng mga aso ni Kalinga Prab at magpapakain, mapapaalalahanan ng ating mga legit viewers at lalong-lalo na doon sa mga nagmamahal kay Mark. At about naman po mga kapatid, mga kababayan, doon sa sinasabi nila na ano, na hindi ko naman po dito pinasisinungalinan yung nakuhang impormasyon ni Ate Bupil, Ate Nets, at ni Pres Sangkay. Ang nakuha ko lang pong impormasyon about doon po sa pamasahe, about po doon sa pamasahe, may pira pa raw po siya. Meron pa po siyang pira na hawak at hindi pa niya kailangan ng pamasahe o pira. Kasi yung pong bibigyan po sana ng pamasahe. Kaya po nakuna ng impormasyon nito, kasi nga po ang balak, bigyan ng pera ng isa nating kaibigan at ipinasa nga sa atin yung impormasyon. Ang bala kasi dito ay bibigyan ng pamasahe para makapunta kay Kalinga Brad, pero hindi pa raw ginagastos ni Mark yung ano, yung pira na ibinigay ni Kalinga Brad. Ibig sabihin, inalagaan ni Mark yung pira na talagang para sa pamasahe niya, ura mismo na siya ay pumunta kay Kalinga Prab. At hindi ko naman pinasisinungalinan yung narinig nila doon sa sponsor. Yan nga po ang lumabas sa ano, at hindi ko na nga po ilalabas yung napag-usapan nila about sa mga video clip na yung ano, voice record. Andyan po yung sinasabi ni Mark. About naman po doon sa wifi, mga kapatid, mga kababayan, wala pong naiulat si Mark dito. Wala po siyang nasabi about dito sa usapin ng wifi. Wala po siyang nasabi doon sa taong nagbigay ng impormasyon sa akin kung totoo nga ba na humihingi ng wifi itong si Mark doon sa kanyang ina. Yan po ang hindi ko po nakuha, at hindi rin po nakuha ng ating tao na kumuha ng impormasyon dito kay Mark, ano. Pero ito lang ang masasabi ko, mga kapatid, mga kababayan, about sa mga nangyayari. Kung halimbawa meron man tayong masamang tampo doon sa magulang ni ano, i-guide na po natin ito si Mark. Hindi naman po ibig sabihin ko na ano, dapat i-guide na lang po natin, para sa ganun ay alam natin na ang mga kabataan ay mapusok. Alam natin na ang mga kabataan ay nakakaunawa na, lalo na sa edad ni Mark na yan. Mas mabuti siguro na palagi nating paalalahanan, ipaalala natin kung ano yung mga bagay-bagay na pwede nating gawin o pwede niyang gawin sa kanyang YouTube channel, sa kanyang mga kilos at sa kanyang mga gawa doon sa magandang paraan. Kasi mga kapatid, mga kababayan, kung gagawin natin dito kay Mark ay aawayin natin, ibabas natin, gagawa natin ng kung ano-ano, magkakaroon lang ito ng puot, mga kapatid, mga kababayan. Magkakaroon ng hinanakit sa kanyang puso. Habang palaki ng palaki ang sama ng loob niya sa mga tao, sa kanyang paligid, sa mga taong nanghuhusga sa kanya, magkakaroon po ito ng parang, ibig sabihin ko, mawawalan siya ng pag-asa. Parang naano na lang yung kanyang puso. Parang ibig sabihin ko, hindi ko masabi kung ano yung aring mangyari. Kasi nangyari kasi sa akin, mga kapatid, mga kababayan, noong mga panahong kabataan ko, kasi nagkaroon ako ng tampo sa mga kamag-anakan ko doon sa mga side ng papa ko o sa side ng tatay ko, hindi pa papa ng tatay ko. Hanggang sa lumaki ako, may puot akong nararamdaman about dito sa aking mga kamag-anak. Pero as in mali, kaya yan po dapat nating iwasan sa mga kabataan, lalong-lalo na kay Mark. At ayan naman po, pinapangako naman ni Mark na bukas na bukas din ay babalik na siya kay Kalinga Prab, para sa ganun, maiwasan niya ang barkada. Maiwasan niya yung mga bagay-bagay na
hindi nagugustuhan ng kanyang mga viewers at hindi nagugustuhan ng legit na sumusuporta sa kanya. At siya nga, ang sabi nga niya, eh magla-live na siya para sa ganun, tuloy-tuloy yung kanyang YouTube channel. At hindi din niya sinabi at hindi niya nilinaw kung totoo yung hinihingi niya na wifi. Pero about dun po sa pera, mga kapatid, mga kababayan, eh pinasinungalinan po ni Mag at meron pa raw po siyang hawak na pera. Meron pa raw po siyang pera na ipapamasahe papunta sa bahay ni Kalinga Prang. So maraming maraming salamat mga kapatid, mga kababayan. Ito lang po yung ating latest update kay Mark. At sana po mga kapatid, mga kababayan, ako po ay umaasa na sana igaguide natin ng maganda itong si Mark. Kasi nga po, kung ibabase natin doon sa naging problema ng nanay, at parang itutulad natin eh mapapariwara itong bata. Kaya ako po mga kapatid, mga kababayan, mga kapatid ko sa Kalingap, yung mga Kalingap viewers, ako po ay umaasa na sana mabibigyan nyo ng kaunting payo itong si Mark. At aasahan ko po yung inyong comment na pwede nating gawin o pwede nating sabihin kay Mark. So maraming maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Bye!